This portion is brought to you by GameFowl Magazine and in part by Cockfights, Bladed Warrior, and Sabong News. Sa mga ka-agri, para sa usapang agrihan, laging manood ng Agri TV. Hayop ang galing! Hayop sa laman! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri TV! Hayop ang galing! Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Ay sa wakas, nakita ko na rin ang aking hinahanap, ang Koys and Pans. Palagre, alam niyo po kaya ako nagpunta rito sa Koys and Pans ay para makilala ko rin yung tinaguriang The Koi Man. Hindi po siya taong isda, pero siya po ay talagang eksperto pagdating sa koi, at mamaya makikilala ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Pero habang siya'y aking hinahagilap, sa inyo muna ay aking ipasusulyap ang mga segments pa na aming kinalap para sa inyong linggo ng umaga ay kumumpleto ng sarap. At talaga naman pong ako lamang ang mag-aatin sa inyo habang kayo'y nanonood. Ito nga po si Makata, ang gwapo ng lingkod. Magandang umaga mga ka-agri kong tunay! Sa araw na ito, ako na naman ay may handog at bigay. Isang programang siksik sa kalaman at sari-saring agrihan. Kaya naman, eto na ang dapat abangan! Pag-uumpisa sa babuyan, may mga dapat malaman. Bigeri 101, bagong segment namin yan. Hatid sa inyo ng Univet at Figro Lakman, ating panoorin mga dapat matutunan. Sa di kalayuan, ako ay namasyal na mangha sa nakita sa kaibang mga isda. Koy, kung tawagin sila. Mula sa ating expert, The Koi Man himself, nasa ating siya. Sa Happy Pets 101, gusto nyo ba ng pet na cute at kakaiba? Ang aming ipakikilala, Sugar Glider ang tawag sa kanya. Alamin natin mamaya. Lahat ng yan, eto na, halika na para sa Agri TV Season 3 na! This portion is brought to you by Unaco in partnership with ITCPH. Welcome po sa Usapang Baboy, Pigeri 101, hatid ng Figrolac at Univet po yan. Para sa mga agresyos ng bayan, pati na rin sa mga gustong pasukin ang negosyong baboyan. May yaman sa baboyan, basta tama ang pagpapatakbo niyan, kaya laging tunghayan ang Usapang Baboy, Pigeri 101. So magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga ay napakahalaga ng ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, ay nais ko munang magpahilala sa inyo. Ako si Marike Sison, Training Specialist sa International Training Center on Pig Husbandry under the Agricultural Training Institute, Department of Agriculture. So ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay Pig Farming the Entrepreneurial Way. Ang pig farming ay hindi lang isang libangan, kundi ito ay isang enterprise na kung saan ang pig farmer ang laging gusto ay merong kikitain. Ang pig farming ay
hindi lang isang libangan, kundi ito ay isang kabuhayan o enterprise. At pag sinabi nating enterprise, ang negosyo ay tayo ay may kinikita. Dahil dito mo ibubuhos ang lahat ng resources mo para ikaw ay magkaroon ng isang business that you would be able to manage and run it in a long-term basis. So ano nga ba yung mithiin ng isang entrepreneur? Ang isang entrepreneur, ang gusto ay makapag-establish ng isang enterprise and operate it on a long-term basis with profit. So hindi sapat na ikaw ay nakapag-establish ng isang piggery, pero dapat lagi mong minimithi na manatili itong may profit. Pero meron nga bang pera sa pag-aalaga ng baboy? Ang sabi ng iba, meron. Pero yung iba na magsisimula pa lang, yun ang lagi nilang katanungan. Meron nga daw ba perang makukuha pag ikaw ay nag-alaga ng baboy? Isang napakahalaga while we are discussing ay meron tayong two important guide questions. Una, how much does it cost to establish a pig farm? And if ever I will invest in this amount of money, mga ilang years ko kayang mababawi ang aking ininvest at saka magkano kaya ang aking kikitain. Yung how much does it cost, depende yun kung anong klaseng operation ang iyong itatayo at saka kung ano yung size ng farm. So, may mga ilang klase or systems of operation sa pagbababuyan. Una, we have the farrow to finish operation. Then we have the sow winner operation. We also have finisher production at saka yung breeder farm. Yung farrow to finish operation ay isang klase ng pig farm na kung saan yung mag-aalaga ng baboy ay meron siyang sariling inahin, manganganak, at yung mga biik na yon ay kanyang palalakihin hanggang sila ay umabot ng mga 85-90 kilos at yun ay ibebenta nila as finishers. Yung sow winner operation naman ay yung farmer ay meron siyang alagang inahin, then yung piglets ay kanyang ibebenta as winners, at yung winners na yon ay aalagaan ng iba at palalakihin naman yon hanggang umabot ito ng 85 to 90 kilos. And the finisher production, ang farmer ay wala siyang inahin, kundi siya ay bibili ng piglet sa labas at saka yun ay kanyang palalakihin hanggang umabot ng 85 to 90 kilos. At yung last na operation is breeder farm, no? Pag-put up ng isang breeder farm, pero ito ay napakamahal na investment. This portion was brought to you by UNACO in partnership with ICCPH. This portion is brought to you by UNACO in partnership with ICCPH. So, ating tatalakayin muna kung ano yung mga basic requirements pag ikaw ay mag-establish ng isang piggery. Napakahalaga yung capital. So, pag sinabi natin capital, meron tayong tinatawag na fixed capital at saka working capital. So, pag sinabi natin fixed capital, yun ay one-time expenses and they generally last for a lifetime of the business. So, ito yung mga cost of land, cost of building, cost of machineries and equipment. And pagka mag-invest ka sa ganito, dapat mapakinabangan natin yung ating in-invest on buildings, no? Say, 10-15 years. Now, pag sinabi naman nating working capital, ito yung reserve money na kailangan mo para makapag-operate ka once na na-establish yung ating farm. So, ano-anong mga ito? Ito yung mga pambili ng feeds, pambayad ng kuryente, tubig, pambili ng medicines, and so on. So, mahalaga na meron tayong sapat na amount pag tayo ay magsisimula sa ating piggery, kasi kung wala yun, mahirap mag-operate or mag-run ng isang business without allotting a certain amount
hanggang yung ating business ay self-sustaining. So another basic requirement ay yung site selection at saka yung location, no? So napakahalaga na we have to consider kung makakadaan ba ang sasakyan papunta sa inyong farm. We also have to consider yung distance from other farms at saka from residential areas. And you must also have to consider yung waste disposal system. Kasi mahirap na baka pagdating ng panahon, pasasaraduhan ang inyong babuyan dahil hindi tama yung inyong waste management system. Another important basic requirement is the facilities, no? Yung presence ng water and electricity in the area. Mahirap yatang magtayo ng isang piggery kung walang tubig at saka walang kuryente. Another basic requirement na napakahalaga ay yung availability and accessibility to resources. Like, meron bang available na labor or workers na pwede nating kuhanin? Meron ba tayong pwedeng kuhanan ng feeds? Meron ba tayong pwedeng kuhanan ng medicines and so on? Tapos, another basic requirement na dapat natin consider ay yung availability ng extension services sa ating lugar. Meron ba tayo mga veterinarians or mga extension workers na available? And these are would come either from the government na sila yung nagbibigay ng technical assistance sa ating mga pig farmers. And we also have the extension workers from private companies na pwede rin magbigay ng kanilang mga extension services sa mga pig farmers. Nagtatapos po dito ang yugtong ito ng Usapang Baboy Piggery 101. Marami pa pong kayamanan ng kalaman ang ating matutunghayan. Abangan! This portion was brought to you by UNACO in partnership with ITCPH. This portion is brought to you by Coys and Ponds by Tommy Guy. Ating kilalanin, the Koi Man kung tawagin. Bakit nga ba hindi? Pagdating sa isdang ito, siya ang eksperto. 1993, nang ang Coys and Ponds ay itinayo. Japanese koi na produkto, ang dami dito. Mga bagong teknolohiya, kanyang ibinida. Aba, at eto pa, may naimbentong pagkain, Tommy Guy, kung tawagin. Mula sa Pilipinas, abat ngayon ay nasa Estados Unidos na. Higit sa lahat, noong 2004 hanggang 2005, busy mo rin ang nag-produce. Animal X kanyang inihatid. Kaya naman, halika na at samahan ako sa aking pagpunta. Sa kaniyang pagbabalik telebisyon, Koy Competition, aking imbitasyon, kaya't ako'y pupunta na, tara na at sumama! O ayan mga ka-agri, ako'y nandito na sa loob ng Koys and Ponds kung saan malapit na lang makilala ang taong binabanggit ko kanina, Mr. Koy Man. Kung siya ay turingan at alam niyo po ba na talaga namang siya na yung ating makakasamahan dahil pangungunahan niya ang isang napakaganda at napakabagong segment. At ang sakto pa nito, eh meron siya ngayong ipinagdiriwang na event kung saan yan din ang ating masisilip. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Eto na po, ipapakilala ko na sa inyo, Mr. Koy Man na talagang the best, Mr. Mike Hernandez! Kata. Hi sir, magandang araw po. Salamat at napasal ka dito sa amin. Nako, isang karangalan ko po ang kayo'y makasama ko dito at talaga namang natutuwa talaga ako dahil meron kami bagong ipapatikim sa ating mga ka-agri. Totoo po, mga ka-agri. Mula po ngayon, linggo-linggo, makakasama po ninyo ang inyong abanlingkod dito po sa programa natin. Kihandog po sa namin sa inyo ang tungkol sa mga koi at kung ano pang mga koi gardenista. Na taong po ngayon, meron po tayong event. Ito po ay tinatawag nating 8 Koys and Ponds Cup na kung saan ang mga batikan at veteranong nag-aalaga ng isda ay pinapunta po natin dito sa Koys and Ponds. So, Makata, ready ka na ba? Ready na po, Sir Mike! Ikot tayo dito at kukwento ko sa iyo kung ano nangyayari. Yan!
nominees now for Grand Champion? Right. The third one is up. Dito po nagwawakas ang ating 8th Coison Pond Grout Contest dito po sa Quezon City. Sana po nasiyahan kayo sa mapinakita namin sa inyong koi at sa mga susunod pong episode. Bibigyan po natin kayo ng panayam sa ating Grand Champion Owner, both sa Grout, Jumbo Category at sa Standard Division. At sa mga susunod pa pong episode, medyo lalabas po tayo ng Pilipinas para magkaroon po tayo ng interview sa iba-ibang koi hobbies sa buong mundo. So, maraming salamat po. Nasaan ba si Makata? Makata! Sir! Dito po ako. Natuwa po ako. Ang dami niyong koi! Okay. Ikaw ba gusto mo magka-koi? Ah, meron na po akong koi. May nagbigay po sa akin nung Chinese New Year eh. Anong variety? Anong pangalan? Nung koi? Oo. Ano po? Tikoy. Sige. Magpaalam muna tayo. Okay po, mga ka-agri. Hanggang sa susunod pong muli. Dahil dalawa na pong pogi ang sa inyo ay magpapangiti. At hanggang sa muli, dito lamang sa Agri TV. Hayop ang galing. Season 3. Ayos. Salamat. This portion was brought to you by Toys and Ponds by Tommy Guy. For the best in authentic Asian dining and catering needs, come to Divine's Grill Asian Cuisine located at Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Only one thing fuels life. Nothing should stop you from giving your best every day. Take Life Oil daily and complete your passion. I feel good. Fights parasites and infections. Provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats' grooming, Frenzy Shampoo for him and for her, and Cuddly Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicillin magtiwala, sa gramo lamang, pati rin sa timbang, at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by Happy Pets Doggy Doggy Syrup Multivitamins for your pet's growth, vigor, and vitality. Good morning! This is Doc Angela for Happy Pets 101. Gusto niyo bang makakita ng sugar glider? Welcome sa Pitissimo of Avalon Zoo. Ang sugar glider ay matatagpuan sa northern and eastern parts of mainland Australia. Pero dito sa Pilipinas, kadalasan natin silang makikita sa mga zoo. Pero bakit nga ba sila tinawag na sugar glider? Let's find out mula sa ating expert. Dito sa Avalon Zoo, may isa po tayong uri ng hayop dito na pwede niyong ipet. Yun po yung sugar glider. Ang sugar glider po na pangalan, yung sugar, nagmula po siya dun sa kinakain niya, which is yung sweet nectarous foods. Yun po yung dagta ng eucalyptus trees na normally kinakain nila sa wild. So, ang glider naman po, ang ibig sabihin nun, yun yung ability nila na mag-glide mula sa isang puno, mag-glide sila through the air, papunta sa isang puno.
Ang sugar glider po ay isang arboreal animals na ibig sabihin po nun, they are spending most of their lives sa itaas ng puno. Nocturnal din po siya, ibig sabihin po nun, mas active sila during night time. Ang physical appearance po ng sugar glider, mostly po blue-gray, na meron silang stripe na black mula sa nose nila, papunta dun sa likod. And then, normally po, yung underbelly nila ay cream. Common na sa United States na gawing pets ang mga sugar glider. Pero dito kaya sa Pilipinas, pwede kaya sila gawing pet? At paano kaya ang tama pag-aalaga nito? Ang housing requirement po nito, since maliit po sila, medyo kailangan lang po natin ng maliit na space din. So ano po ba yung mga kailangan nandun sa loob ng cage? So importante po, mayroon siyang branch na ng trees kasi since arboreal animals sila, nag-stay sila sa itaas ng puno, kailangan natin i-simulate yung natural habitat nila na doon din sila mag-stay. Kailangan din po natin maglagay ng hiding place bilang taguan nila para if ever threatened sila, mayroon silang matataguan. Ang diet po ng sugar glider, normally po sa wild, kumakain siya ng insekto, small vertebrates, eucalyptus. Normally po kasi kapag summer, ang kinakain nila insects kasi nandun yung abundant na bilang ng insects. And then during winter season po, since walang ganong available na insekto, ang kinakain po nila yung dagta ng mga puno, yung eucalyptus. Sa captivity po, ang pinapakain po natin, nagbiblend po tayo ng fruits, tapos sinahaluan po natin ng feeding supplement na pangbata, yung pangtao po. And then yung water po, dapat niyan all day po siyang available para if in case mauhaw siya or gusto niya minom, may madali po access doon sa water. So paano po ba natin malalaman ang gender ng isang sugar glider? Ang lalaki po, kapag tiningnan natin yung genital area niya, visible naman po yung testis. Unlike po sa females, na kapag tiningnan natin yung genital area, pouch po yung makikita natin. Usually po ang sexual maturity ng male ay 4-12 months. Mas maaga po sila nagmamature. Ang females naman po, 6-12 months. Ang gestation period po nito, around 15-17 days. Mostly po ang pinapanganak nila, mga isa lang o kaya dalawang joeys. So kapag ipinanganak na po sila, mga around 0.2 grams lang sila. Ganun po sila kaliit. And then gagapang na sila papunta doon sa pouch, mag-attach sila doon sa nipple ng mother, and then magtatagal po sila dyan for around another 60 to 70 days. Ang weaning age po nito, kaya pagwawalay, usually po around 4 months. Ang lifespan po naman ng sugar glider ay 12 to 15 years. Para sa mga televiewers po natin na gustong magkaroon ng ganitong pet na sugar glider, you can visit our website at www.avilinsu.ph. Tingnan nyo lang po yung section ng Petissimo. Makikita nyo po dun yung possible choices ninyo para sa pets. Thank you very much for celebrating wildlife with Avilinsu. This is Doc Angelo once again for Happy Pets 101. See you next week! This portion was brought to you by Doggy Doggy Syrup's Multivitamins for your pet's growth, vigor, and vitality. Isa na namang pagsasama sa umagang puno ng anihan ng impormasyon sa agrihan ang ating pinagsamahan. Kaya po, isang pasasalamat sa inyo'y aking ibibigay sa lahat ng sakin na umaantabay at sumusubaybay dito lamang sa programang AgriTV Hypang Galing Season 3 na! Makata would like to thank the following: Edway Vera Salon, Glitter Photo Court, Dentista Ko at Robinson's Place Malolos, My Philippines, available at all Cultura outlets, and Divine's Grill Asian Cuisine.